So welcome po nga sa Dolomite Beach dito sa Mayrojos Boulevard. Ayan guys, makikita niyo po napakaganda na. Just unlike dati na ang ating baywalk na to is napakadumi. So ngayon, dinevelop to na, nung panahon ni Duterte, Administration Duterte. So ngayon, ang ganda-ganda na, pwede na parang nasa California. So makikita niyo sa kanan guys, yan po yung US Embassy. Ayan, mayroong barricade sila talagang secure na secure ang US Embassy. So ayan, may solar tayo, may solar din ang CCTV nila dito. So maganda siya, magandang pasyalan. Then makita nyo yung daanan is napaka-organized na, konti na lang yung taong naglalakad, gawa ng halos ngayon ay nasa loob na nag-ano. Then ang karamihan dito is nagbabike at marami rin pong nagbebenta dito ng mga higaan. Kung willing kayo magbili or maghiram, pwede rin po kayo maghiram dyan. Ay, dyan po papasokan po tayong entrance nila. Ayan po yung entrance nila, mayroon pong arco din nakasulat po sa taas, is Dolomite. Ayan, makita natin si kuya na nakabike. At marami rin mga nag-ano dyan, nagbebenta sa labas. O nga po pala guys, no, this place is not for smoking or vaping, pinagbabawal. Then wala pong entrance, free po tayong pumasok dito. Free po yan, at may nagbabantay lang yung guard, gawa na sa pagkain, bawal kasi pasok yung pagkain. Gawa ng madudumihan doon sa loob, magkakalat. So ayan, yan po yung Dolomite Baywalk. Ayan, Manila Baywalk, Dolomite po yung naka-arco sa taas. So makikita nyo guys, maraming pumapasok ngayon at malakas po yung hangin. So ayan, exit na tayo, pero papasok pa lang guys, no? Papasok pa lang po tayo. Ayan, public advisory, close every Thursday po. Thursday, huwag kayo pupunta dito guys, kasi hindi po kayo makakapasok. Eh nakapasok na nga po tayo guys. So may public restroom din po pala dito sa Dolomite Baywalk, no? Manila Dolomite Beach, so may public restroom. So ayan guys, pag bungad nyo po, makikita nyo agad yung platform. Ayan, makikita nyo, matatanaw nyo yung batong malaki doon sa gitna. So doon nakalagay yung before and after Manila Bay. Kalimutan natin, no? Diyan nga po pala tayo pumasok kanina. Ayan po yung Manila Baywalk Dolomite. Ayan po yung nakalagay po sa akron. So hindi kayo maliligaw pag pumasyal po kayo dito sa my Dolomite Walk, Baywalk. Ayan. Then mayroon mga pulis nga po pala sa paligid natin na nagbabantay. So ayan, maraming naglalakad at pinipil nila yung lagaslas ng malamig na hampas ng hangin. Gawa ng sa araw na to is malamig talaga yung hangin at saka yung malakas yung hangin gawa ng may low pressure tayo sa bansang Pilipinas. So ayan guys, no, maririnig nyo dyan yung lagaslas talaga ng tubig galing sa dagat.
nga po tayo, no? Nandito ngayon tayo sa Manila Bay ngayon. At nakikita nyo, paikot-ikot tayo dito. So makikita nyo guys, yung hampas ng alon is ganun kalakas kahit may low pressure dito sa ngayon sa lugar natin. So makikita nyo guys, marami mga tao dyan na nagpupunta, nakaupo at binapanood yung sunset. Then marami ding makikita nyo guys sa dulo nyan, yan po yung Ferris wheel ng Star City. Then marami din mga building dyan na napalpiligiran tayo ng mga building ng Malate. So ayan guys, no, ayan marami din tayong mga barko dyan na nagka-anchorage dyan sa harap ng Manila Bay. Dyan sila nagka-anchorage. Then maraming mga magkakaibigan na napupunta rito at pinapanood ang pinapanood ang sunset. At ayan pala guys, makikita nyo po sa likod ko, restroom yan. Ayan, mga pinapalibutan din tayo ng mga malalaking building ng Malate. Dyan marami din mga recruitment agency dyan guys, no, pag gusto nyo magpunta. Then ayan also guys, no, ayan po yung Manila Bay before na makita nyo, puro basura. Diba? Yung hindi tayo makapunta dyan sa dudulo, dyan lang po tayo sa may semento na nakaupo na yan. So, ayan. Then, pagdating ng nito, ayan na guys, no? Ayan na siya. Yung kung ano saan tayo pumapato ngayon is after na po yan. Before and after natin. Ayan na po yung after ng Manila Bay. Napakaganda. Ayan po yung US Embassy, makita nyo sa dulo. Then, ayan, naglalakad nga si Kuya kasama yung kanyang ang kanyang may bahay. At nakikinig lang tayo at nanonood din sa kanila kasi marami natutuwa rin tayo gawa ng napaka-proud natin gawa ng sa Pilipinas natin makikita yung ganito na dating puno ng basura, yun pala yung pwede mo lang palang i-recreate at pwede natin gawing pasyalan. Sana magpatuloy pa at ingatan po natin ang pasyalang ito para sa sunod na henerasyon, di ba? Napakaganda.